nila at doon ba sa forum na yon ay nasasagot naman yung kanilang mga katanungan at nasusundan ng aksyon, Mayor? Yung sa nakikita ko po, the people are empowered. Mm-hmm. Kasi at saka hindi naman kasi alam na hindi lang namin malalaman kung sino naman ang nagtanong kasi hinuhulog sa Dropbox eh. Ah, so hindi sila ang nagbabasa, hindi sila ang nagtatanong, pinipili niyo sa tambyolo yung tanong. Aha. So ano ang paano niyo na ipapabalik sa kanila kung naaksyonan niyo ang mga tanong nila sa susunod na pagkakataon? Yes, pag nag-i-issue kayo ng performance evaluation. Opo, sa sunod na 6 na buwan. Oo. Ano ang pinakamabigat na tinanong sa inyo nung ikaw ay naging mayor na isa na aksyonan mo o isa hindi mo na aksyonan? May nag-request sa akin na kung pwede baguhin yung format ng opisina dahil may mga glass at saka mga cubicle kung pwede. Opisina nila sa buong second floor ng munisipyo. Ah, okay. Kung pwede paalisin yung mga cubicles for transparency purposes. Mm-mm. Kasi dati may mga negosyo dyan eh. So, okay. Pinakuha lahat talaga. So, naalis mo yun? Oo, naalis. Meron bang isang itinanong sa'yo na gustong makakaroon ng aksyon na hindi mo na-aksyonan? Yung request na patayo ng hospital. Ah, so may mga ganong issue. Oh. So, we would like to congratulate you at siguro mag-iwan ka ng mga ibang pananalita, Barangay Kapitan, kung paano ito magagawa sa mga ibang lugar. Actually po, ginagawa na po sa ibang lugar. Kaya nga po, nananalo kami. Marami na po kami award na tinanggap dahil nga po sa reflectability, kung tawagin nila. Sustainability, yung lahat po ng criteria. Sa akin po kasi nung maupo ako, ang inisip po din, kaya nga po meron tayong local government code, di ba? Binigyan ng kapangyarihan ng mga local government unit, lalo na po ang barangay, na gumawa ng paraan. Hindi lang na para hindi umasa sa pondo ng ating bansa. At ako po, personal ko po na opinion yun na hindi lang pag ako eh, na nakatipid ako sa pondo ko, nakagawa ko ng paraan para pag-aanin yung problema ng aming mayor, problema ng aming governor, yung pong parang ibibigay lang para sa amin, magagamit nila para sa ibang nangangailangan. At yun po, proud na proud po kami doon. Sa ngayon po, talagang self-reliant kami. Nagmamalaki po namin. Bagamat maliit po yung aming proyekto, ayoko pong palakihin sapagkat mas mabigat po yung masyadong malaki. Uh-uh. Ang naging achievement lang po namin, yung ginaya po kami, sa liit po namin, nakakatulong kami sa mas malaki sa amin. Ganun po. Tama. At yung pong konting kinikita namin, meron po kami nabihiyaan, meron po kaming livelihood na binibigay. Oo, meron pa kayong mga ang scholar po namin, scholar. Barangay, bihira po. Ang ira ko po ay 2 milyon lang. Ang ira, ang aming pong scholar po ay 4 na po. At gagawin po namin yun na kung kaya bago po matapos ang termino ko sa 2013, 100 po yun. Saan po namin kukunin yun? Doon po sa aming samahan tinaya, tinayo, at saka po yung konting pondo ng barangay, pagsasamahin ko. At kung may maitatapa po ako ibang samahan pa, maitatayo pa ako para po magkasama-sama yun. Ay, mabuti po. Congratulations po sa inyong barangay at sa iyo, barangay. Kapitan Bernardo Gonzales of Barangay Tangos in Baliwag. Ikaw naman, Mayor Palabrica. Yung ginagawa po namin sa Bayang Binggawa ngayon, pinapalakas po namin yung pamangkutan ng Sangbanwa or Citizens' Query. Pamangkutan. Oh. Yeah, down to the barangay level. Kasi nakikita namin na hindi pa masyadong na-empower yung mga tao when it comes to leadership in the barangay. So dapat mag-participate pa yung mga tao sa barangay activities and programs. And sana makopya din ng ibang bayan sa buong Pilipinas na para yung mga Pilipino din may part sa paggawa ng mga plano sa bayan-bayan. Okay, thank you very much si Mayor Palabrica and Governor Oscar. Yeah, Tina, alam mo, what we have done sa ating hospital system, for generally sa health services, sama PhilHealth, yung pitong hospital, we are building another hospital in Alubihid near the airport in Lagindingan. So pag natapos na yung airport sa Lagindingan, we will have a 100 million worth na hospital in Alubihid. That's a joint venture, first of its kind in our country, joint venture between OWA and the province of Misamis Rintan. We will have an OWA wing, OFW wing.
So our share, we share 55% of that project, and OWA share is 45%. No? We're very happy with what we have done, and talagang extremely honored sa award ng Galing Pook. Pero ano rin, very challenging. Alam mo, kahapon after the award, sinabi ko nga sa team, ko, price has its challenge, success has its price. Mm. And ito ngayon, we have to do better. That's the spirit of Galing Pook. When you become an awardee and the projects become well known, the next group must do better than what these three people have done, and their constituents and their community. When we return, we will be joined by more Galing Pook winners, this time from the autonomous region in Muslim Mindanao. You are watching Talkback. Ang project na kailangan ng ating mga barangay ay dapat magsisimula sa kabutihang asal, lalo ng mga kabataan. Kailangan natin magkaroon ng sports para sa mga kabataan, para malayo sila sa mga masasamang image o masasamang gawain. Maganda sana dito sa barangay namin magkaroon tayo ng livelihood project. Para hindi lang tambay yung mga bata dito. Kailangan may mga tanong kasi rumi-responda dito sa mga lugar na to. Kasi, gawin natin, katulad ng sa gabi, maraming mga masamang elemento. Pag may mga pumapatalo na tanong dito, nabibigyan protection yung mga tao dito. Tanong namin this year, kumuha kami ng isang multi-cap, no? Para magamit in case of pang-patrol din, tapos in case of emergency, yung mga dinadala sa ospital, meron kaming panghakot.